Armand, let's go to your next tip. Number 6 tip natin, sa Ingles parang malalim dahil seryoso talaga to. Avoid financial infidelity. Uy, may ganon? May kataksilan sa kaperahan. Ha? Hindi lang po kataksilan dahil meron kang kalaguyo o meron kang kabet. Kulasisi. Kulasisi. Ha? Mababang lipad na kulasisi. Meron din pong, ano ba ang Tagal, opposite ng katapatan? Kataksilan. Kataksilan, yun pala, infidelity. Wow. May kataksilan sa larangan ng pera. So, kung ano po ang nakaraan ninyo, dahil siguro naman, kung kayo eh bagong kasal, siguro over 21 years old kayo, wala naman po nagpapakasal na 2 years old. So, meron kayong nakaraan. Baka mamaya, yung isa sa inyo, lubog pala sa credit card na utang nung pagkabinata o pagkadalaga. Dapat yan ay napapaalam dahil bit-bit nyo na po yan sa inyong pag-aasawa. Yung kasalukuyan nyo, halimbawa, nyo pong itatago, baka nahihiya yung mister na tumutulong siya sa bahay, na nag-aabot siya ng pera. Sabihin nyo po yun dun sa girlfriend nyo o dun sa magiging asawa nyo. Katulad ng sabi nyo, Ma'am Chichi, habang nagliligawan, ipaalam nyo na yung mga sitwasyon nyo. Huwag nyo pong itago. Basta hindi naman po yan illegal, immoral, masama. Sabihin nyo, pero na lang kung kinari, hindi, aminin nyo rin, kung kayo nagdodroga sa pinagbabawal na, gumagamit ang pinagbabawal na droga, aminin nyo rin po na ginagastusan yun. Baka yung katuwang nyo sa buhay ang makatulong sa inyo. Or, Armand, may gambling habit. May gambling habit. Yes. May gambling habit. Kasi may implikasyon yun eh sa baka, buhay nyo. Baka yan ang talagang bigay ng Panginoon sa inyo at yan pa makatulong sa inyo. Huwag nyo pong itago. Avoid financial infidelity. Avoid keeping secrets. Ito po, mababaw na mababaw. Ito, kung lagi nagsasabi, parang galing-galing naman lagi ng mga sinasabi mo, Armando, sa radyo. Umaamin din naman ako ng mga kamalian ko rito. Madalas pong infidelity ko, mahilig po akong bumili ng relo. Mga mumurahin lang naman. Pag minsan meron akong relo or sapatos, nasa likod ng sasakyan. Hindi pa ho alam nung katuwang ko sa buhay na meron akong nabili. Magugulat na lang yon kapag naglinis ng sasakyan o may inakyat yung driver. Ano yan? Bakit may bagong sapatos na naman dyan? Yan. Ehemplo po yan ng financial infidelity na ang inyong lingkod pag minsan nagagawa. So, obviously, ang karugtong nun, away, diskurso, silent treatment, di ba? Dahil baka yung katuwang nyo sa buhay, meron din gusto, nagpigil siya. Nagsabi nga siya sa inyo, hindi nyo pinayagan kasi kayo nagdi-desisyon. Tapos bigla na lang meron kang desisyon na malaki, hindi naman 300 yung piso lang yung relong binili ko. So, yan, guilty as charged. Avoid financial infidelity. Mga unnecessary conflict sa inyong pag-aasawa. Sunod na tip natin, yung mga must-have. Ito, lagi naman natin sinasabi, maging dalaga, binata, o may asawa. Dapat po kayong mag-asawa ang inyong pamilya merong mga sumusunod. Number 1, emergency fund. Number 2, cash reserves. Number 3, protection. Okay? Kadikit po rito sa must-haves. Ayusin nyo po ang inyong mga dokumento. Halimbawa, dadaling ko na doon sa extreme, yung sasabihin ng iba, ayaw pag-usapan to kasi morbid. Huwag natin pag-usapan, paghandaan yan, baka mangyari na. Ang inyong memorial plan, ayusin nyo po, ayusin nyo ang dokumento, ipaalam nyo sa katawan nyo sa buhay. Yung mga insurance, mga huling habilin. Teka naman, bagong kasal pa lang kami, huling habilin na. Mula sa pagkapakasal nyo hanggang sa pagtanda nyo, ano po ang pwedeng yung pag-usapan na ayaw pag-usapan pag bagong kasal pa lang. Pag ako nagkasakit at malubang maluba, katulad nung nangyari kay Eddie Garcia, magbibigay na ako ng DNR. Narinig nyo na po yung DNR? Do not resuscitate. Do not resuscitate. Uh-oh. Pag ako merong malubang sakit at mukhang pag-e-eksperimentohan na lang ako ng medisina kung ano ang ikagagaling ko, DNR mo na ako. Do not resuscitate. Huwag mo na akong gastusan pa, magiging gulay lang naman ako, pinag-eksperimentohan lang ako ng mga doktor, DNR. Alam na po ng katawan ko sa buhay yan. Tanggap po ng mga anak ko yan. Hindi nila ako mahal. Di ba pag minsan, dahil napapanood natin, Dok,
Gawin mo lahat ng iyong magagawa. Oh, eh, pag minsan pinag-eksperimentohan na lang. So, malulubog pa sa utang yung maiiwan kong pamilya. Kaya alam na po nila na DNR ang aking kagustuhan. Do not resuscitate. Of course, yung hindi naman ibig sabihin po nun, hindi ka gagalawin ng doktor. Gagawin niya yung mga dapat niyang gawin, pero no more extraordinary na gawain para mapadagdag lang yung gastos. So, pagandaan niyo po yan. Mga dokumento, ang inyong emergency fund, cash reserves, at protection. Pangwalo, ito, madaling sabihin, alam natin, pero madalas makalimutan. Trust each other. Maintaining that open communication, kailangan mong ibigay. Ito po, lagi kong sinasabi, miskin na sa trabaho, sa mga tao ko, trust is not earned. Di ba sinasabi nila, you got to earn trust. Para sa akin po, trust is given or taken away. So, medyo mabigat po, pero yan pong pinag-uusapan natin ngayon, yung mahal nyo sa buhay, yung sa harap ng dambana, kayo ay nagsumpaan. Pagkat ibigay nyo po ang tiwala, at sana yung asawa nyo ibigay din yung tiwala sa inyo para tuloy-tuloy na manatili ang mataas na respeto sa isa't isa. Okay. Matuto sa isa't isa rin. Yes. Kailangan to learn from each other. Okay. Ganun talaga yung partnership. That's the essence of partnership. Ito po ang mga tips tungkol sa pagpaplano ng buhay pinansyal ng mga bagong kasal. Nagbibigay po si Mr. Armand Benko ng Colaico Foundation ng mga tips para po sa inyo. Ito po, meron lang isang message dito galing sa ating kapanalig. KSK member daw po siya. May bayad ba ang seminar para sa katulad niyang member? Asesa Lynn ng Camarin. Sa July 13, alauna po ng hapon sa Valle Verde Country Club, may seminar tungkol sa paghawak ng pananalapi. Ang mga KSK Co-op member ay libre po dito dahil ang nagdadala ng seminar na ito ay Colaico Foundation at KSK Co-op. Kung kayo ay kapanalig, nakikinig kayo sa Radyo Veritas, mag-text lang po kayo. Malaking discount ang ibibigay sa inyo ng KSK Co-op para sa seminar fee na ito. Pag hindi po kayo KSK member, hindi libre. Pero pag kayo ay kapanalig, nag-text sa 0917-853-7333 at sinabi nyo, nalaman nyo ang seminar sa Katok Tahanan sa Radyo Veritas, malaking discount ang ibibigay sa inyo. Ayan, maraming salamat po. May pension po ang asawa ko. Hindi ako binibigyan. Thanks po. Ang pag-aalam ko po, ang pension ay pera ng isang ng asawa ay pera rin ng kabiyak niya. Miskin na sa batas ay kinikilala po yun. Nako, paano mo ngayon uungkatin yan? Kailangan lambing, kailangan ihain mo yung mga paborito niyang pagkain. Simple, pero madali yan. Ginawa yan ng nanay ko. Pinainom niya ng kape ang tatay ko. Tapos meron siyang hawak na botelya. Sabi nga, sa loob niyang kape na yan ay lason. Na halos maubos mo na ang kape, ito ang gamot. Kaya itong mga tanong ko, sasagutin mo bago ko ibigay itong gamot. So dahil naubos na seryoso, ng seryoso, joke ikaw talaga, Arman. Okay. Hindi po, yan po ang nangyari kay Dusty Sanchez, yung aking kaibigan. Pero mga kapanalig, tama pa rin si Armand eh. Hindi niyo maiiwasang hindi pag-usapan. Kasi hindi pwedeng kim-kimin. Meron ka palang pinakatago-tago dyan na hinanakit. Tanungin mo siya, no? Hindi naman po nangangahulugan na nagagalit ka or nagpaparatang ka. Okay, reliable po ba ang mutual fund sa pag-ibig kapag senior citizen na? Ang alam ko po sa pag-ibig fund, hanggang 70 years old lang po ang tinatanggap nila doon sa kanilang parang mutual fund o investment para sa mga pag-ibig fund members. So kung 60 years old, baka pwede pa ho dahil ang limit nila ay 70 years old. Okay. Si Pati Mendoza ng Baliwag ay merong isha-share. Ate Chichi, alam niyo po, wala po akong makakamuka bilang asawa. Paano po? Limang anak ko at ang mister ko ay loader operator po. Dinasira po yun. Siyempre po, walang kita. Ako po, hindi mo po ako madidinigan ng reklamo kasi po, di ako matiis na mga kapatid ko. Awa po ng Diyos, nakaraos naman po kami at malalaki na sila ngayon. Thanks po. So yun, no? May mga katulong kang kapamilya. Pero yun, dapat with
care din yan eh. Minsan, yes, mamasamain ang iyong partner. Pero kung ipapakita mo na ito'y pagtulong nila sa iyo at sa akin, out of love for us, hanggang hindi pa tayo nakakabawi, sana'y huwag ka namang magdamdam. Mabilis, ano, mabilis pumasok ang false pride, eh, lalo na sa lalaki. Okay, maganda po ang topic nyo. Ako po, pinaalis ako ng asawa ko sa trabaho. Wala po akong pensyon. Matanda na po ako ngayon, 69 na ako. Binibigyan lang ako ng asawa ko, 200 tuwing araw lang ng Linggo. Pamasahe lang, papunta sa simbahan. Kasal po kami. Pakibasa po ito, please. Yang pong nag-text na yan, 69 years old, katabi niya ngayon yung asawa niya. Nasa rocking chair siguro sila. Sabi niya, pakibasa po ito ngayon. At sinasabi ng asawa niya ngayon, ako ba yan? Ako ba yung sinasabi dyan sa text message na yan? Bakit nag-text ka pa? Bakit nag-text ka pa? Hindi naman 200 tuwing araw lang ng Linggo ako nagbibigay ah. 225 yun ah. Pan-tricycle din ah. O ano ngayon ang isasagot niya? Sasagot natin on behalf of our texter. Dahil gusto niyo pong pabasa at ibig sabihin katabi niyo yung asawa niyo. Kayo pong mag-asawa ay mula noon, 69 years old, siguro hindi naman kayo last year lang nagpakasal, no? Matagal na kayong mag-asawa. Yan po ang taong pinaka-minamahal niyo at minamahal ka. So, yung sinabi ko po kanina, yung respeto, pagmamahal, at pag-uunawa at tiwala dapat pinakamataas diyan sa inyong katuwang sa buhay. So, kung naririnig po nung asawa ninyo, sino pa ang mas higit na tao na kailangan yung arugain kundi yung katabi nyo, yung katuwang nyo sa buhay. Ayoko po magdikta kasi kung anong halaga, anong dapat nyong gawin. Ang alam ko lang po, dahil yan po ang asawa ninyo, pinakasalan nyo yan, magkasama pa kayo, gusto nyo yung paringgan eh. Yan po ang pinaka-importanteng tao sa buhay nyo. Ayan. Ito po, please repeat the number to text kung kapanalig nga sila, no? Para po sa discount sa July 13 seminar. Yan, okay. Yan po. 0917-853-7333. Ulitin ko po, 0917-853-7333. Text nyo lang po na gusto nyo mag-attend sa July 13 seminar sa Valle Verde Country Club, Pasig. At kayo ay kapanalig na kikinig dito sa Radyo Veritas. Malaking discount ang ibibigay sa inyo. Ayan. O, dalawa pang tips ang natitira na yes, i-share sa atin ni Armand para mabuo yung 10 tips tungkol sa buhay pinansyal ng mga bagong kasal. Yes. Pinapaulit yung number 8. Ang number 8 po, trust one another, learn from each other, respect the differences. Yan po yung number 8 natin, ha? Dahil mabigat po yun. More of a psychological at sa loobin yun. Number 9, dahil ako po, pananaw ko, ang utang ay hindi mali, hindi masama. Make sure kayong mag-asawa ang namamahala ng inyong utang. Huwag yung, ikaw ang umutang dyan, ikaw ang kumuha dyan ng utang, bahala ka dyan, ha? Hindi po pwedeng ganun. Kailangan lahat sa larangan ng pera, pag-aaruga ng mga bata, at sa inyong buhay mag-asawa, pareho po kayong may responsibilidad. Pareho niyong pamahalaan yan. In fact, kapag kayo kumuha ng car loan, housing loan, ang co-maker nyo po, ang inyong asawa. Kaya pareho po kayo dapat namamahala ng inyong utang. Hindi po yan utang lang nyo ng mister ninyo. Hindi po yan utang lang ng misis nyo sa credit card niya. Utang nyo po yan mag-asawa. So manage debt together. Mm-hmm. Yeah. Okay, galing kay Lerman ng Quezon City. Regular listener natin ito. Ay. A pleasant morning, katoktahana. Napakaganda ng topic nyo at points of view. Siksik at liglig. Sana maraming ma-enlighten ng nagpapakasal at mga mag-asawa. I commend you, Mr. Armand. Maraming salamat po, Ma'am Lerma. Sabi po ng nanay ko, magtabi daw po ako ng kahit kaunti kasi mahirap umasa sa mister natin na sobrang stricto. Kaya may kupit ako. Sorry po, Nanay Nila. Nanay Nila, hindi po yan kupit. Yan po yung sinabi natin doon sa
number 4, meron kayong dapat mine account, your account, at ours account. Hindi po yan kupit. Mabigat yung salitang kupit. Alright. O sige, we're winding up. Meron pa ba tayong naiwan na tip, yes, Arman? Yung yes. Number 10, okay. pinakahuling-huli natin. Ito, pwede nyong gamitin, hindi lang tungkol sa pera. Katulad ng aking kaibigan si Raymond Romilio, lagi niyang sinasabi, alalahanin niyo ang inyong marriage vows. Tandaan niyo po, pinag-uusapan natin pera ng mag-asawa, bagong kasalman, ikakasalman, or matagal na nag-aasawa. Sa kahit anumang pung-unos, sitwasyon, problema, sa pera, pagpapalaki ng bata, sa inyong relasyon sa isa't isa, alalahanin niyo lang po lagi, lalo na may mga nagpakasal sa simbahan. I take you, pangalan ng asawa niyo, to be my wife or husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy law, and this is my solemn vow. Wow. Number 10, last and most important financial tip. Mm-hmm. Ay, naku, Arman, maraming salamat. Maraming salamat din, Ma'am Chichi, kay Dang na masugid na nangungulit. Nagpapaalala at nagpapasalamat ako dahil kailangan kong mapaalala yun. Katulad ng sinabi ko, this is the program that I'm always excited and prepare. Obviously, prepare to... Dahil alam natin na ito lang ang pamamaraan na makapagbibigay tayo ng totoo, sana tama at kapaki-pakinabang na mga paalala. Hindi naman po to, alam ko lang, I'm sure alam nyo rin po to, paalala lang po ang binibigay namin ni Ma'am Chichi. At mga bagay na hindi nila naririnig o nakukuha sa mga sources ngayon, hindi po madalas pinag-uusapan yan sa media. At minsan sa magkakaibigan, hindi rin pinag-uusapan. Pero kailangang sabihin, kailangan yung marinig para po matuto tayo. Ang sabi nga ng isa nating texter, si Paz Irog ng Imus, Cavite, ang ganda daw ng topic, pwedeng isama sa pre-K na seminar ng mga mag-aasawa. Yes. Okay, so mga kapanalig, abangan ninyo ha, babalik si Arman sa ikatlong Webes ng Hulyo with another topic na kagigiliwan ninyo at makapupulutan natin ng mga aral. Okay, so mga kapanalig, tayo po ay magpapaalam na. Arman, any last words? Sa Radyo Veritas, happy 50th year, 50 years and till the next 50 years. Yan, Radyo so Veritas. Yan yung cup na binigay namin ni Dang sa kanya, oh, 50th golden anniversary. Wala lang laman, to follow na lang yung laman. Okay, so mga kapanalig, kita-kits bukas, magkakarinigan po tayo araw ng Biyernes. Balik tanaw po tayo sa mga naging talakayan at syempre weekend na special dito po sa Katok Tahanan. Sa ngalan po ni Armand Benko ng Colaico Foundation, ito po si Chichi Robles. Sumainyo ang Katok Tahanan. Walang mangyayari kung manonood ka lang. Tawag ka o text mo kami o i-click mo ito.